sa si Santino. Ayun, Father. Nakikipaglaro na sa mga angels niya. Mabuti naman. Kung may magagawa lang ako tungkol sa problema niya, ginawa ko na sana. Miriam, Gary, bumalik kayo. Bakit? Father, kailangan po namin kayo makausap. Kung pwede po sana sa opisina ninyo. Sige, tungkol saan? Tungkol po sa nanay ni Santino. Teresa Malimban. Father, ayon kay Mario, nang matagpuan si Santino, bisperas ng piyesta dito. At ayon naman kay Janet, nang matagpuan si Teresa, ilang araw na siyang patay. Ibig sabihin nito, Father, halos magkasabay lang ang pagkamatay ni Teresa at ang pagkakakuha niyo kay Santino. Alam niyo, dati pa na pinaghinalaan na si Teresa ang nanay ni Santino eh. Kaya lang ibang hihikaw. Gaya nga nung napag-usapan natin, Father, maaaring ibang tao ito. Father, kung mapapatunayan si Teresa ang ina ni Santino, maraming tanong ang lilitaw doon. Bakit sila magkahiwalay? Si Santino natagpuan sa sementeryo. Si Teresa natagpuan sa Megulot. May kumuha ba kay Santino mula kay Teresa? Patay na ba si Teresa nang dalhin si Santino sa sementeryo? Kung ganun, Father, isa lang ang ibig sabihin nun. May pumatay kay Teresa Malimban. Hindi aksidente ang nangyari sa kanya. Father, ang assumption ho namin nung una, aksidente talaga ang nangyari. Pero dahil sa bagong development na to, pwede ulit mabuksan ang kaso. Pero Father, ang lahat ng ito ay nakasalalay sa isang bagay. Kung si Teresa Malimban ang totoong ina ni Santino. Eh, paano nga natin mapapatunayan yan? Father, sa isang DNA test, pwede tayong humingi ng court order para ma-exhume ang katawan ni Teresa. Maraming tanong ang masasagot, lalo na ang mga tanong ni Santino. Madam Se! Ba't nawala sila? Di ba kausap lang sila kanina ni Father Anthony? Na Santino, nagawa naman tayo. Sige pa! May bataya! Ayanin! Bente! Go! Pagbilang ko sa puna, katago na kayo. Yung tungkol sa court order, sa tingin ko ay makakakuha tayo. Pero ang problema, paano natin sasabihin kay Santino kung talagang si Teresa Malimban nga ang nanay niya? Kasasabi pa lang natin sa bata na may posibilidad na buhay ang nanay niya. Ngayon, sasabihin natin sa kanya na patay na pala ang nanay niya. Halos araw-araw, dinadalaw niya ang puntod ni Teresa. Nililinisan niya dahil yun ang naipangako niya kay Janet. Kinakausap niya tungkol kay Gabriel na anak daw ni Teresa Malimban. Ngayon, paano natin sasabihin sa kanya na siya pala ang Gabriel na yun? Father, baka pwede naman natin ilihim muna kay Santino hanggat hindi pa lumalabas ang resulta ng DNA test. Minsan nang umasa yung bata, minsan na siyang nasaktan. Baka umasa na naman siya ulit. Pero, akala ko ba sigurado na kayo? Iyon ang paniwala ko dahil malakas ang ebidensya, Father. Yun din ang nararamdaman ni Janet mula nang nakilala niya si Santino. Pero hindi na mahalaga kung ano yung pinaniniwalaan namin. Ang mas mahalaga kung ano yung totoo. Hanggat hindi natin alam ito, dapat sigurong ilihim muna natin kay Santino. Sige. Ililihim muna natin kay Santino. Pero maraming proseso ang kailangan para maipakukay ang bangkay para sa DNA test. Maraming tao ang magtatanong. Si Mayor Rodrigo, halimbawa, hihingi yun ng paliwanag. Tino? Santino? Bakit na po hihiling sa akin? Pagbukay sa bangkay ni Teresa Malimban. Bakit po? Magkakaroon po ba ulit ng DNA test? Siya po ba yung nanay ko?
Janet? Ano ba yung nanay ko? May bukas pa sa iyong buhay. Anak! Tutulungan ka. Pero Miriam... Isa na niya akong itinuring na ina. Kahit sa maikling panahon, naramdaman namin ang pagiging mag-ina. Kung merong man nakakaintindi sa kanya, sa nararamdaman niya ngayon, ako po yun. Santino? Sundan ko na kaya sila. Huwag na, Father Asay. Hayaan mo na muna sila mag-usap. Nagtama si Miriam. Kahit sandali, nagturingan silang mag-ina. Sila ngayon ang nagkakaintindihan. Hayaan mo na. Ayoko na aming masaktan, anak. Ayoko nang maulit yung nangyari sa atin. Habang wala pa yung resulta ng DNA test, ayoko nang guluhin ang isip mo. Gusto ko pag sinabi ko sa'yo, sigurado ako. Ngayon po, Nay. Naintindihan po ng lahat. Alam ko na po ang totoo. Alam ko ang nanay ko. Sino, saan ka pupunta, anak? Pupuntaan ko po yung nanay ko. Nanay, di magmahal. Pala gusto ko talaga hindi nandalaw. Gusto ko nililinisan yung puntod mo. Gusto ko lagi kitang inaalangkaan. Alis po muna kami. Kakausapin lang namin si Epe para sa court order. Sige, Mario. Salamat. Sige po.
Salamat po, Nay. Maraming salamat po. Of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kamusta ka, anak? Okay po, Father. Malungkot lang po. Kasi alam ko, patay na yung nanay ko eh. Pero masaya din po. Kasi alam ko, nasa heaven na yung nanay ko. Tapos, pwede ko po siyang dalawin lagi sa puntod niya. Father, kung nanay ko kaya si Teresa Malimban, ibig sabihin, ako si Gabriel? Siguro. Pero para sa akin, anak, ikaw ang laging si Santino, ang anak ni Father Jose. Bango! Tulog na. Tulog na. Kahit kailan, hindi ako magpapatalo sa'yo, Teresa. Mananalo ako. Mananalo.